Magandang araw sa inyo guys. So meron tayong i-unbox isang Realme phone, no? Realme 10 po to. Ito po yung kanyang kulay, clash white, 8GB RAM at saka 128GB storage. So tingnan po natin kung ano ang laman ng ating box. Na-unbox na to kanina sa store actually. So i-unbox natin ngayon. Okay, so documentation. Hey, welcome to Realme family. So ayan po yung loob. Meron siyang free jelly case, tapos mga documentation, baka gusto niyong basahin. Kayo na po ang bahala. So itabi lang po natin yung mga documentation para malinis tingnan. Okay, ito po yung phone. Ayan, mamaya na natin tingnan. Sorry, may lamok na dumaan. Okay. So ito yung kanyang cable, type C na po to, no? Kita nyo dyan, type C na po yan. At saka yung kanyang adapter ay 33 watt charger, sabi ni Realme. So i-check natin mamaya kung fast charger nga ba yung ating charger. So ito po ang laman ng box, isang jelly case, isang smartphone at saka yung charger niya. So wala po siyang kasamang earphone. Okay, si-check na natin yung ating smartphone. So nakita nyo, daming fingerprint. Kasi nga, fingerprint magnet yung screen. Pinalagyan ko na din ng tempered glass para secured yung ating screen. So ayan yung kulay. So clash white daw ito. At yun na, 50 MP yung camera, no? Tapos ito yung kanyang may brand na Realme sa bandang itaas, naka-align sa camera. So turn on natin. Ayan. So fast forward lang natin para ma-set up yung ating device. Okay, so tapos na po yung ating pag-setup. So explore po natin yung kanyang Realme UI o user interface. So yan po yung kanyang display. So about sa kanyang display, meron po siyang Super AMOLED 90Hz refresh rate at saka yung size ng screen is 6.4 inches with body ratio of 84.4%. Sa kanyang resolution naman ay meron siyang 1080 by 2400 pixels. At kanyang protection po ay meron siyang Corning Gorilla Glass 5. Okay, so ang kanyang OS platform is Android 12 tsaka Realme UI 3.0. Ang kanyang chipset ay Helio G99 6 nanometer. Meron siyang GPU na Mali G57 MC2. Ito po ang kanyang version, Android 12. As to its memory, ma-expand po siya, no? Kita nyo naman, mga bagong Android ngayon ay pwede nang ma-expand yung ang kanilang mga RAM. So, yung RAM na ginagamit nila ay for expansion is kinukuha nila doon sa kanilang storage. Gamit po tong feature na to kasi lalo na yung marami kang mga apps na nakaran sa background na ayaw mong ma-close. So gamit na gamit po itong mga feature na ganito. Sa itaas, meron siyang secondary mic. Tapos sa gilid, dito yung kanyang insert SIM card tray. Sa ibaba, meron pa rin yung kanyang 3.5 mm jack, yung primary mic, kanyang type C, at saka yung speaker. At dito sa gilid, dito yung kanyang fingerprint at saka yung volume rocker. Sa kanyang camera, meron siyang dual cam. Yung camera niya ay meron siyang 50 megapixel wide at saka 2 megapixel depth sensor.
ang kanyang frame ay plastic, no? So as to camera, medyo bitin yung kanyang photography, pero as to games, i-check natin mamaya. I-check po natin ang kanyang SIM card tray kung ano ang meron sa loob. Ayan. Okay, so meron siyang dual SIM at saka pwede siya ma-expand yung kanyang storage. Okay, so pwedeng maglagay ng SD card dito. Ang Realme 10 na to is capable po sa kanyang 90Hz refresh rate na feature, no? Meron po siyang auto select, meron din siyang standard. Yung high is 90Hz refresh rate, yung standard is yung 60Hz refresh rate lang. So i-set natin sa high para i-test natin yung games. As to games, kung gusto mo mataas yung kanyang frame per second, dapat nakaset sa high yung ating refresh rate. Okay, so iti-test po natin yung kanyang video. So punta tayo sa YouTube. Ayan, so HDR video ating ipi-play kung hanggang saan ang kanyang kaya i-play na resolution. Okay, so HDR test. Okay, check natin yung quality. Ayan, 1440p ang kayang niyang i-play, no? So up to 60 frames per seconds po yon. So maganda naman yung kanyang quality sa kanyang video, wala namang problema. So okay po siya, lalo na sa budget range ng mga smartphone na gagaya nito. So hindi ka po magsisisi pagdating sa display. So iti-test naman natin yung kanyang charger. So ayan po yung kanyang watts, 33 watts. So fast charger nga itong Realme 10 natin. So goods na goods yung ating Realme 10. So wala po tayong problema pagdating sa pag-charge kasi ang bilis lang po niya mag-charge yung ating Realme 10. Okay, sa gaming naman tayo. So titest natin yung ating Realme 10 kung gaano ba siya kabilis sa pag-games, no? Titest natin dito sa Call of Duty Mobile. Nagda-download pa po yung ating Call of Duty. So antay-antay lang natin. Okay, let's start. Yung kanyang settings ay ilalagay natin sa pinakamataas na kaya niya. So ayan. Okay, so let's play. Okay, so yan na po. Okay, let's go. So smooth naman yung ating game. So wala pang problema, wala namang frame drop na nangyayari. Goods na goods yung ating GPU department at saka CPU department. So yan, ang ganda ng one. So hindi po ako magaling sa pagdating ng mga ganito, no? So tiyagaan nyo na lang yung aking gameplay. Okay, so yan, nakapatay din. Okay, sana ba yung mga kalaban natin? Ayun, patay. Tatlo agad. Ayun, apat. Ayan, so smooth na smooth po yung ating gameplay. Walang frame drop. Take note po, naka-high na po to. So ang ganda po ng kanyang gameplay. So wala po kayong problema pagdating sa games. Very smooth po siya, no? So yan lang guys. So maraming salamat sa inyong panonood. Kung kayo ay bibili ng Realme 10, so swak na swak po yung kanyang budget. So pasok na pasok, walang problema yung ating Realme 10. Okay, salamat ulit sa inyong panonood.